Natatakam ba kayo sa ganitong luto, mga kadamoobs? So, samahan nyo ako magluto ngayon. Let's go! Good day, mga kadamoobs! So, bagong araw, mga kadamoobs. Bagong order na naman ng puto. Yummy puto namin ngayon. So, kaya, magbibake ako ng puto. So, meron tayo ditong all-purpose flour, white sugar, egg, milk, at syempre, Calumet baking powder. Calumet, baka naman dyan. Melted butter, mga kadamoobs. So, nahuli kasi, sinalang ko pa sa kalan, mga kadamoobs. Yeah. So, ang gagawin natin ngayon, mga kadamoobs, ilalagay natin ang ating all-purpose flour. Yan. So, unahin muna natin ilagay ang mga dry ingredients, mga kadamoobs. So, ito na asukal. Yan. Yung powder, 30 grams mga kagamob na milk powder mga kadamobs. Lagyan din natin mga kadamobs ng asin. Yan, yan yung pampa balance ng lasa mga kadamobs. At siyempre itong vanilla o vanilla mga kadamobs. Mamaya na yan pagka nalagay na natin ng tubig. So, imimix lang muna natin itong dry ingredients. Yan, para hindi magbubo, mga kadamoobs. O, yan mga kadamoobs, ha? Mayroon pang sayaw-sayaw yan habang nagmimix, mikus-mikus sa ating pagluluto. Kadamoobs. So, ang order ngayong araw na ito ay chai tong puto, meron ding cordon blue, Lumbiang Shanghai. So, busy-busy life na naman tayo, mga kadamoobs niya. So, alu-aluin lang natin itong mikus-mikus lang muna natin itong dry ingredients. Ngayon, kukuha tayo ng tubig. 4 na cup. Ilagay na natin dito. So, yan mga kadamoobs. Lalagyan na natin ng 4 na cup na tubig. Tsaka pag may tubig na pala mga kadamoobs, hindi na natin pwedeng i-overmix. So, konti-konti lang. Kasi pagka na-overmix mga kadamoobs, ang atang ginagawa nito ay hindi na siya aalsa. So, ngayon ilalagay naman natin ngayon yung mga wheat ingredients mga kadamoobs. Gaya nito. Yan. Itong buttered, melted buttered. Kung napapansin nyo po itong baking powder, dry ingredients yan, bakit hindi ko pa nilalagay? Mamaya na po yan mga kadamoobs kasi hindi yan pwedeng ma-overmix. Yan, so ilagay natin yung yan, egg. Ilagay natin yung egg, 4 na egg. Ilalagay na rin natin ng vanilla. So yung vanilla mga kadamoobs, kayo na bahala kung gaano karami kasi optional man yan kung gaano karami. Pampa lasa at bango man yan. So, kunting mix lang natin. So, ngayon mga kadamoobs, ay atin ang sasalain yung ating mga minimix na ingredients. Kaya natin sasalain mga kadamoobs para ang texture niya ay pinong-pino at walang buo-buong na mahalo. Ang pagmix lang naman ng ingredients ang matagal dito sa paggawa ng puto mga kadamoobs. Pagka ito ay nasalang na mabilis nilang kasi 12 minutes lang ang pagsalang nito sa steam, tatapos na. So ayan, sayaw-sayaw pa ako kasi nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Dati kasi mga kadamoobs, hindi ko alam kung paano ginagawa yung puto. Wala akong idea. So natutulong ako dyan dahil sa asawa ko mahilig magluto ng mga kanin, mga ulam, pati pagbibik. So ako yung katulong niya. So inutos-utusan niya ako hanggang sa natuto na ako. Kaya ngayon, kapag mayroon siyang mga ginagawa, may mga order, ako na ngayon yung napapagod kasi ako na ang ginagawa niyang katulong at ako na lahat ng titimpla mga kadamoobs. Kaya alam ko na yung mga timplahan mga kadamoobs. Kabisado ko na yung mga ingredients ng asawa ko. Nakakalata nga ako mga kadamoobs. Ngayon alam ko na kung bakit niya ako tinuturuan para pala ako na ang gagawa ng mga gawain na dapat niyang gawin. At pag malapit nang matapos ang pagsala mga kadamoobs, ay atin ang ilalagay itong panghuli nating ingredients na baking powder mga kadamoobs. Kasi itong baking powder,
sa dapat sa huling timpla na ito kasi hindi pwede siyang ma-overmix. So ang paghahalo nito ay dapat dahan-dahan lang at hindi pwedeng ma-overmix kasi hindi na siya aalsa at papangit ang textures ng ating puto mga kadamobs. At kapag nahalo na lahat ng mga ingredients mga kadamobs, ay ilagay muna natin sa isang tabi ang ating mga na-mix na ingredients at pagpapahingahin muna natin naman kahit mga 30 minutes mga kadamobs. Bago natin lutuin at isa lang sa steamer mga kadamobs. So ngayon after pagpahinga natin ang ating ingredients mga kadamobs, ay kinulayan ko ng kulay dilaw at nilagay ko na rin sa hulmahan para ito ay isasalang na sa steamer. So ayan, magpapakulo na tayo ng ating tubig para pag kumulo ay ready na for the steam ng ating ayan, kumulo na mga kadamobs. So ayan, pwede na nating ilagay ang ating mga hulmahan na puno na ng ingredients at takpan na rin natin. Ang pantakip pala nito mga kadamobs ay kailangan mayroong tela para hindi siya mag-moist, hindi matuluan yung ating hulmahan doon sa ilalim. Kasi pag natuluan mga kadamobs, isa rin yung hindi rin siya uumbok na kagaya niyan mga kadamobs. So yan, ang ganda ng kinalabasan. Halatang mainit pa, umuusok-usok pa at kumukulo pa ang tubig dun sa ilalim. So nakikita niyo mga kadamobs, ang ganda ng kinalabasan, umbok na umbok. So yan, nilagay ko na rin sa bilao para ready for balot na yan at deliver. Nagpakulo na nga pala ako ng mantika mga kadamobs para naman sa cordon bleu na pipirtuhin ko mga kadamobs. Kasi isa din to sa order ngayon. So ayan, nakikita nyo po, kumukulo na mitika at mapiprito ko na yung cordon bleu mga kadamobs. Hintayin na lang natin itong mamula-mula at ahayon na natin at hiwa-hiwain mga kadamobs. So ayan guys, malapit na pong maluto yan. Mamumula na at ayan na nga, ay luto na. Nilagay ko na sa isang tray para pinalamig ko na para ready for hiwa-hiwa na lang mga kadamobs yan. At ayan nga pala, hindi ko na napakita ang paghiwa kasi na-busy ako. Nakita ko na lang, ayan, nasa bilao na po, nakasalansa na po siya. At nilagyan na rin ng sauce ng aking asawa. Yung ang aking asawa ko nga pala ang nag-aasikaso at nag-plating dyan sa mga bilao mga kadamobs. Ito na pala guys ang finished product namin. Puto kutsinta, mag-mix, isang bilao, lumpiang Shanghai at cordon bleu. Hindi ko na pala napakita sa inyo yung pagluto ng iba kasi na-busy kami mga kadamobs. Thank you for watching! Bye-bye!